Nagkanya-kanyang silong ang mga pumila sa labas ng ospital ng Maynila nang bumuhos ang ulan kaninang madaling araw. Ilan sa kanila, hating gabi pa naroon para makauna sa first dose ng bakuna kontra COVID-19. Nang simulan ang pagbabakuna bago mag-alas 8 ng umaga, sobra-sobra na ang bilang ng mga naghihintay. Nagka-tension pa na magsabi ang staff ng ospital na mahihirapang mabakunahan ang lahat ng dumating. Pero marami pa rin ang matiyagang naghintay. Waiting na lang kami ng ni Isko Moreno ng another schedule niya ulit sa page niya kung kailan ulit yung another vaccine. Sa huli, nagsabi ang ospital ng Maynila na gagawa nila ng paraan na makakuha ng supply ng bakuna. Kulang din ang inisyal na 300 doses na inilaan sa ospital ng Tondo. May ilang nagreklamo dahil nagkakasingitan umano sa pila. Dito, kanya-kanya amoy ng hininga, kanya-kanya amoy ng baho. Kaya pagka kami nasaksakan kami ng anti-COVID, pagdating namin sa bahay, may trangkaso na rin kami. Alas dos pa lang ng madaling araw nandito na ho kami. Kami mga dugyot na dito, mga lumalabas naka-vaccine na, mga fresh na fresh bagong ligo. Eh, ibig sabihin, pagkaligo nila, nakapasok na sila agad. Mula na mag-umpisa ang vaccine rollout sa lungsod noong Marso, 657,748 na ang nabakunahan. 342,273 sa mga ito ang fully vaccinated na. Sa Makati, laking tuwa ni Regine na nabakunahan na siya ng second dose ng AstraZeneca ngayong kabuwanan na niya. Yung OB ko, in favor siya sa vaccine. So talagang pinush namin na before ako manganak, makapag second dose ako para sa antibodies ng baby. Isa si Regine sa mahigit 1,700 na individual na binigyan ng second dose kanina sa Makati Coliseum. Ayon sa City Health Department, tatagal hanggang sa katapusan ng buwan ang supply ng second dose. Pero ang first dose, paubos na. Sa Quezon City, mula ngayong araw hanggang July 26, nasa mahigit 100,000 first dose ng AstraZeneca ang ipamimigay sa lungsod. Pakiusap ng QC Task Force Vax to Normal, mauna na ang mga senior citizen. Sa target na 300,000 senior citizens sa lungsod, nasa 140,000 na ang nabakunahan. The most vulnerable sector in any variant. And in protecting our senior citizens, we also protect and help our healthcare system. Sa Pasig, sinabi ni Mayor Vico Soto na halos lahat ng senior citizens ay bakunado na kontra COVID-19. Na ang pinaka-epektibong paraan para makumbinsi ang isang tao na mabakunahan ay word of mouth. Kahit anong commercial sa TV, kahit anong Facebook post, kahit anong sabihin ko, ang pinaka nakapagtataas ng kumpiyansa ng tao sa bakuna ay pag nakita na, ay yung pinsan ko na bakunahan na, okay naman siya. Tama. Ay yung anak ko na bakunahan, senior na ayon, anak ko na bakunahan na. Oo. Nahawaan siya ng COVID, halos wala siyang symptoms. Sa Davao City, naihatid na kaninang umaga sa paliparan ang 143,850 doses ng Johnson & Johnson at 900 doses ng AstraZeneca. Nakatakdang ipamahagi ang mga bakuna sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, lalo't ilan sa mga lugar ang naghihintay ng dagdag na supply ng bakuna. Dumating na rin kaninang umaga sa Tacloban Airport ang 20th batch ng COVID-19 vaccine para sa Eastern Visayas. Ang 131,200 doses ng Janssen vaccines at 8,300 doses ng AstraZeneca ay dinerecho sa cold chain facility. Jerome Lantin, ABS-CBN News.